Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoong Diyos ay nakikiisa sa atin. Tayo rin makiisang lubos sa Kanyang sa ating pag-aalay ng banal na misang ito. Humingi tayo ng tawad sa Diyos para sa mga kasalanan natin nang tayo ay Kanyang lubos na makaisa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Tanggapin mo
sapagkat ikaw yamang kamangan at ang lakas na asan. Ikaw yamang o Jesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay. Pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming may pagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling, at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag ngunit napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopoot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya'y Sakdal Riki. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila, sa madlay pahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan, naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong di nakita. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon sapagkat iyon ayo-ayon sa kautusan. Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at naghandog sila ayon sa inihingi ng kautusan ng Panginoon. Mga mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao roon sa Jerusalem. Ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Suma sa kanya ang Espiritu Santo na nagpayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon sa kanya ng mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang-alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan
sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahama ko'y kaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hamakin ng marami." Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa Pung Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Panahon pa po ng Kapaskuhan ngayon. At sa panahon na ito, makikita natin ang isang tao na naghintay sa Panginoon. Matagal na naghintay. Ngunit, mapasensya. Hinintay niya ang panahon ng Panginoon. Kung kailan ang pagdalo ng Panginoon, nasa Panginoon yun. Hindi niya mamadaliin. Maghihintay siya. Ngunit, aasam-asamin niya. Ito pong si Simeon ay napakagandang halimbawa sa atin. Tayo po, lahat, naghihintay sa biyaya ng Panginoon. Tama po ba ako, mali? Amen? Tayong lahat naghihintay sa kanyang biyaya. Kaya tayong lahat naman humingi ng marubdob sa damdamin. Talagang tinototoo natin. Ngunit, ang turo naman ng Panginoon ay ito, sasagutin kita. Ibibigay ko ang biyayang iningi mo, pero in my time, ayon sa bigay na panahon ng Panginoon. Kung kailan niya ibibigay, tsaka darating. Tayo naman, para sa atin, tayo'y humingi ng dibdiban at tayo'y maghintay. Ngunit, tanda natin na sa Panginoon ang desisyon kung kailan ibibigay ang hinihingi nating biyaya. At nung matanggap ni Simeon ang biyayang kanyang inihintay, ang Panginoong Jesus, siya naman ay nagpuri sa harap ng mga tao, matanda na umawit pa. Parang nakikonte sa Filipinos Got Talent. Kumanta dahil sa tuwa. Tayo po nangihingi. Ngunit, pag binigyan naman tayo, papurihan natin ang Panginoon. Siya ay ating purihin sa harap ng mga tao. Ibalita natin sa Kanya ang biyayang ipinagkaloob sa atin. Kaya tayo binibigyan ng biyaya upang ang Panginoon ng biyaya ay ating itampok at atin namang purihin sa harap ng mga tao. Kaya bukas palad tayong tumanggap. Ngunit bukas bibig naman tayong magpuri mula sa puso. Katulad ni Simeon. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Mga minamahal na kapatid, mahal tayo ng Diyos, gat gusto niyang pagkalooban ng masaganang biyaya. Sabihin natin, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, bilang isang pamilya, naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maipakita ang higit na pagpapahalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay pinabaliwala natin. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ng pagmamahal at pagkalinga ng mga kasapi ng kanilang sariling pamilya, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban ng walang hanggang katiwasayan at liwanag, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtitiyaga. Sa pagpatuloy ng aming buhay, marapatin mong higit kaming lumago at matularan ang iyong anak. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay upang maganap ang pagpapalitan nang iyong kaloob na handog sa aming paghahain sa iyo na iyong ibinigay, na ikaw rin na nagbigay, para kami maging marapat sa iyong iyong paulakan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso, diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang anak mong Dina na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya't ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong Dina iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahahaya na
maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang liganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo lahat. At sumainyo rin. Ibigay po ninyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sana ako'y nanaginip, Pasko. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Available pa rin na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nakakahalaga ng 1,000 pesos. At ang large size ay nakakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang, ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nila maymayan at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng Panginoon Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, umayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos. Nang si Kristo'y sila,
ay tatlong aring nagsidaya, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y nagsikap upang makamta natin ang kasaganaan. Tayo ay magsiyabi habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumabi ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintumaran. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magdiin.